Hi my chats, it's me Glads and welcome back to my channel. Kung bago ka lang dito sa channel ko, I don't forget to subscribe my channel and click ang like button kung na-like mo ang video na to at i-share nyo lang sa inyo mga loved ones. And don't forget to click the bell button para notified ka my chats sa lahat ng aking mga latest na videos. Okay my chats, today ipakikita ko sa inyo kung saan nga ba aabot ang 5,000 pesos natin dito sa Germany. Tara, umpisahan na natin. Okay my chats, dito sa Germany, very common sa mga tao na kumain ng yogurt, either morning or dinner or lunch. Mahilig talaga sila sa yogurt. Kasi sa atin, sa mga Pilipino, at sa mga Pilipino na katulad ko dyan, my chats, na diba sa atin, ang almusal natin, diba, is very fried rice, mga ganyan. Sa kanila, dito, ibang-iba, ang kanila mahilig sila sa muesli or yung cereal or mga bread lang na light, ganyan. Pero, meron din mga tao na kinakain nila yogurt for morning. Sabi my chats, kinakain niya ang yogurt for dinner with fruits and other foods with bread or something. Kita ko ngayon, my chats, makikita ko sa inyo kung anong klase ng yogurt ang kinakain ni Hubby. Take note my chats, dito sa Germany, ang yogurt is very common talaga na kinakain ng mga tao. Makakahanap ka dito ng iba't ibang klase ng flavors. Pero kung ayaw mo naman, gusto mo lang yung normal, ay meron din silang mabibili na regular lang siya na yogurt. No flavor. Okay, umpisahan na natin. Okay, eto yun. First, eto yung yogurt na kinakain ni Hubby. Ang flavor niya ay Erdbeere. Erdbeere means strawberry in English. Dito naman, ito, next flavor is, ang nakalagay dito, kung mapapansin nyo, main shot, ang nakalagay dyan ay, fruit of yogurt. Fruit of yogurt, ibig sabihin ay, nasa taas ng yogurt ay may mga fruits. Dito, may mga, makikita nyo, dyan yung mga flavor. Ayan, di ba? Tulad nito, ang flavor niya is lemon. Makikita nyo sa taas niya, may yellow siya, di ba? Fruit. Itong white na to, ayan yung yogurt niya. Ito ay lemon flavor. Ito tayo, next tayo. Ang next flavor naman is mango. Yan, mango. Ayan yung kinakain ni Hubby. Mango ulit. Ito naman ay maracuja. Maracuja. Isa pa. Actually, my chat, si Hubby hindi kompleto ang kanyang dinner pag wala siyang yogurt. So, ganyan talaga. So, every day, at least one siya nakakain. At least isang ganyan ang kakainin niya. Actually, my chat, ang yogurt ko, very good siya doon sa mga taong, mga, excuse me pa kung may mga kumakain dyan na, doon sa mga tao na naghihirapan silang mag-toilet na hindi sila regular na nagto-toilet everyday, it's very good siya. Kung hindi ka allergic sa milk ka, kasi, meron kasi mind shots na allergic sa milk, na sinisigmura, ganyan. At doon sa mga hindi allergic doon sa milk, very good ang yogurt mind shots para pagka pampadumi, ganyan. Actually, na-try ko na siya dati. Very advisable talaga siya. Okay, mind shots. Si Hubby, ang binibili niya yung na yogurt is single pack siya, di ba? So, everyday, isa ang kinakain niya. Ako, binibili ko ito. Other brand siya. Yan. Si Landlippe yogurt. Ang flavor naman niya ay berries. Ito yung kinakain ko, mind shots. Actually, itong isang sa akin na ganito, isang pack na to, 500 gram, ay 1 week ko na siyang kinakain. Or sometimes nga, yung mahigit pa siya ng 1 week. Kasi hindi ako kumakain ng madami. Sila talaga, grabe silang kumain. Ang dami nilang kumain ng yogurt. Nga pala, mind shots, itong kay Hubby, 150 gram siya. Every
single pack. Yan, dishwasher. Ito para kay hubby, mind shots. Ayan yung kinakain niya for dinner. Ito yung kinakain niya for dinner. Ito ang nakalagay dito ay Truton Salami. Salami. Ano siya? Smoke siya na meat. Pero hindi mo na siya kailangang iluto. Ang, ano na siya? Ito. Truton Salami, meaning it's a pabo. Ayan, sa Tagalog ay pabo. Karni ng pabo. Ito naman ay beer shinken. Ano rin siya, mind shots? Smoke rin siya. Hindi mo na siya kailangang iluto. Ayun yung kinakain niya for sandwich. Ito naman. Actually, mind shots, ang binibilhan namin is two places. Bumibili kami sa Kaufland at bumibili din kami sa Heber. Kasi si Hubby, meron siyang mga bagay na gusto na wala sa Kaufland. Ang Kaufland kasi, mind shots, is very cheap place kumpara mo dun sa Heber. So, meron siyang mga gusto na na mga bagay na hindi niya nakikita dun sa Kaufland. Kaya, pumupunta pa rin kami sa Heber. Actually, dati, mind shots, si Hubby, bumibili lang siya sa Heber. Eh, sabi ko sa kanya, sayang naman kasi pwede naman tayong bumili dun sa mas nakakamura, pero pareha din naman. Drive ka lang ng malapit, tapos mapapamura ka pa, diba? Ang sabi niya kasi daw dati, siya lang mag-isa, kaya hindi na niya iniisip na magpiyahi pa para bumili. Siya lang naman mag-isa. Pero ako si Mindshots na magpunta doon sa Kaufland na malapit dito dahil napakamura compare sa Heber. Sa Heber din kasi Mindshots is very good to buy. Nabili pa rin kami doon, Mindshots, kahit na bumibili kami sa Kaufland. Heber is a little bit expensive, pero ang quality niya is very good. So, ito, sa Heber lang niya gustong bumibili ng sausage. Ito, Mindshots, luto na rin siya. Hindi mo na siya kailangan lutuin kung gusto mo siyang initin. Tulad namin, Mindshots. Mindshots, di ba makikita niyo, 4 pieces siya? 4 pieces? So, tulad namin, Mindshots, ako kasi gusto ko mainit, di ba? So, lalagay mo lang siya sa rep, pero smoke na siya. So, pag gusto namin na siyang kainin, ang gagawin namin is ilalagay lang namin siya sa mainit na tubig. At tapos, itakpan mo yung paglalagyan mo in a few minutes. Para uminit lang siya kasi luto na siya. Hindi na kailangan siyang iluto pa. So, next tayo. Ito naman ay mushroom. Champignons. Mushroom, si Hubby hindi siya Actually, man siya, si Hubby hindi siya mahilig sa vegetable na niluluto. Gusto mo siya mapakain ng vegetable, yung tulad ng carrots, ganyan, yung mga onion, yung mga salads, yan, vegetables, tomatoes. Pero pag niluto na, hindi mo siya mapapakain. Bihirang-bihira lang. Ayaw niya. Gusto niya yung raw. Okay, eto man siya, lemon. Meron siyang 4 pieces. Ito ay ang radish. Radish. Diba sa atin, mind shots, yung radish is white lang na mahaba or labanos. Dito, ayan siya. One, two, isa pa. And three. Nivea for men. Actually, mind shots, ito yung ugali ng asawa ko na hindi ko siya dati sanay na ginagawa. So, ang husband ko kasi, mind shots, pag bumibili siya ng bagay, kunyari bumibili siya ng soap or deo, example yan, deo, hindi siya bibili ng isa lang. Lagi silang may mga stock. Hindi nila hinahayaan na maubos yung stock nila tapos doon lang sila bibili. Laging may make sure nila na meron man dumating na gera. Kumbaga, diba meron silang sandata. Ganun sila. So, eto naman tayo, mind shots. Sint. Ang sint, mind shots, sa atin sa English ay, ang sa atin, kung tawagin ay cinnamon.
eto Manchas. Ito yung minsan namin pinag-aaway. Pakikita ko sa inyo, Manchas. Ito yung minsan namin pinag-aaway na mag-asawa. Kasi, ako kasi, Manchas, napaka sensitive ng aking katawan pag kumakain ako ng maraming maalat. Ako kasi, bawal akong kumain ng sobrang maalat. Yan. Pag kumakain ako ng sobrang maalat, yan, mahirap na. Kaya ako, si Hubby, lagi ko siyang pinabawalan na kumain ng maalat. Pero sa Germany, it's very common based kind of food. Ayan. Kita nyo? Yung Salzstangen, yung tinatawag na sticks. Ayan. Diba, parang siyang crackers na, parang siyang crackers. Pero, malutong siya. At very salty. Diba, mind shots? 250 grams, makakain niyan in one time. Hindi lang ko lang siya binabawalan. Maswerte ka na naabutin siya ng 2 times. So, before na dumating daw ako, kinakain niya yung 1 time lang. Pero nung dumating ako dito sa Germany, kinakain na niya yung 2 times. So, eto naman ang kinakain ni Hubby. Si Hubby, mind shots, hindi siya masyadong mahilig kumain ng fish. Pero, dahil sabi ko sa kanya, nung dumating ako dito, mind shots, ang pinaka-fish niya lang is tuna. Yan lang. Hindi na siya kumakain ng iba pang fish na magluluto, ganyan, or bubili siya ng luto. Ayaw niya. Kasi iniisip niya dati, siya lang mag-isa, bakit ganyan, ganyan. Puro pang mibilisan ba? So, eto, mind shots. Eto yung kanya. Yung fish na tinatawag na Regenbogen Forellen Filet. Ito yung fish filet. Smoke na siya, mind shots, with Gewürz. Gewürz ang ibig sabihin ay meron na siyang mga ingredients siya. May mga spices na siya. Hindi mo na siya kailangan ding iluto dahil luto na siya. Ito na yung kinakain niya. Yan. Ako kasi, mind shots, ang kinakain ko, yung fish, mahilig ako magluto. Mahilig ako talaga magluto, mind shots. So, in dinner time, ang Hubby ko, kinakain niya lang is bread with salami. Yung pinakita ko sa inyo na parang ham na putol-putol, yan. O kaya yung fish na yun. Meron siyang, actually, meron siyang day na kinakain lang ang fish. Kinakain niya yung fish tuwing Webes at saka Linggo. Thursday and Sunday lang. Yung the rest, kinakain niya is for meat. Okay. Banana from Dole. Mindshots, dito meron din kaming Dole. Oh. Ang layo ng inabot ni Dole. So, ito yung bread na kinakain namin, mindshots. Ito, lalagay mo siya sa freezer dahil siya ay para ma-save siya. Tapos, lalagay mo lang siya dun sa microwave open namin na maliit. Kasi dito sa malaki, sayang naman, di ba? Yan. Ilalagay mo lang siya dun sa microwave oven ng 13 minutes and then ready na siya to eat. Ano siya, mind shots? Dark siya. At ano, bibili namin? Bibili namin siya sa Heber din. Ayan, chicken nuggets. Chicken nuggets from Good and Gunstick. Good and Gunstick, ibig sabihin good at mura. Gunstick is mura. Ito pa pala, isa mancha. Orange, pink. At ito na ang ating top rinaga. Yung parang sa ating scotch fries. Ayan, di ba? Punch. Ang hugas na. Pinggan. Okay. Curry King. Okay, another information, mind shots. Dito sa Germany, very common ang currywurst. Ibig sabihin, curry na may hotdog. First is sausage. Curry sausage. Ito ay may sauce siya, mind shots. Kailangan mo lang siyang ilagay din sa microwave. For 15 minutes, lagay mo siya sa microwave at tapos finish na. Actually, ito, mind shots, double XL extra fill. Curry King, ito, mind shots,
400 gram na siya. This is good for 2 people. Pag niluluto namin to ni Happy, good for... Tapos, mind shots, ang madalas na i-partner nila doon ay pommes or french fries or potatoes siya. Potato salad. So, ito naman ang bread ko, mind shots. Ito yung golden toast. Ito na siya. Ito yung golden toast. Ayan yung kinakain ko. Kumakain ako nito ng 2 cuts. 2 hiwa ang kinakain ko nito every time in the morning with cheese. At ito, my chats. So, isa na naman tong ano, mga, ang dami natin mga chicken nuggets. So, kung naiintindihan niya lang ito, naku, mapapagalitan tayo. Dahil ang dami kong binuhay ng mga bagay sa kanya. So, ito yung Duplo from Ferrero. Si Hubby, mind shots, mahilig siyang, yan, mind shots, Duplo from Ferrero. Si Hubby, mind shots, is very, very addicted with chocolate. Hindi siya matatapos ang isang araw na hindi siya kakain ng chocolate. Ako kasi, mind shots, okay lang. Hindi ako ganun kahilig. Tupin na natin siya. Drink. Ako kasi, man chats, okay lang na hindi ako kumain lagi ng chocolate. Paminsan-minsan, pero siya talaga hindi lilipas ang araw na wala siyang chocolate. Hilig niya sa chocolate. So, ayan. Gusto kong itry yan, man chats. Delicatesse Sauce Braten. Ano siya, very common sa Germany na ginagawa mo siyang sauce. So, I want to try. Hindi ko pa siya natatry. Sabi ni Hubby, ay hindi na niluluto na nilalagay sa meat ng mama niya dati. Nung magluluto. So, ayan. Tissue paper. Tissue paper. Ayan, mind shots. Pag may nakita kayong good on kunstik, ayan. Sa ano yan? Sa, binili yan sa Haber. Sa Haber. Ayan. Ito, mind shots. Green salad to. For green salad. Ayan. Actually, mind shots, sinabi talaga, mahilig siya sa salad. Kaya ako mapapansin yung masalang pasta. Pasta. Spiral pasta, mind shots. So, meron tayo ditong Maggi number 4. Maggi number 4. Yan. Ito, mind shots. Minsan, gusto ni Hubby ito nilalagay sa salad. Vegetable salad. Lalagay lang to at saka yung magina. Ito lang ang gusto niya. Pagka minsan natitripan niya na ayaw, gusto niya maiba naman na salad, ito nilalagay niya. Yung magi number 4. Yan. Yan, magi number 4. Tapos, ito yung magi vos. Magi vos eh. Yan, nilalagay niya. So, bumili din kami nito, main shots, ng popcorn. Merong flavor. I think my shots ay ito ay caramel. Normally pag ganito, 'di ba? Oh, yan, caramel nga siya. Caramel flavor. Ito naman ang green grapes. Yan, green grapes. Magkano ko siya mabili? €2.49 dito. Gano'n siya karami. Almost 1 kilo siya dahil 9.974 grams siya. Almost 1 kilo. But sometimes na nagmumusli ako or cereal. Ito yung ginakain ko. Ito yung kay Hubby pala. Ito yung kay Hubby, which premium muesli triple choco. Siya ay chocolate flavor. Actually, hindi ko siya masyadong gusto. Kasi ano siya, masyado siyang matamis. Ito yung akin, yung premium muesli honey kun nus. Honey, different kind of nut siya. Diba, iba-iba siya. Ayan. Walnuts, yan, mga kasoy, yan, iba-iba. Yan, may mga almonds, tapos with honey flavor. Sarap siya. Ayan yung ginakain ko. So, main shots. Oops! Ding! Water. Ito pala, nakalimutan natin yung eggs. Dito, main shots sa Germany, kailangan talaga na maglagay ka ng mga dates, especially sa mga pagkain. Rules yun sa kanila. Kumbaga low.
tapat naglalagay ka lagi ng late. Ayan, tulad na lang nito. Yung big sabihin yung L is large size. 8, 08. Nauuna dito yung mind shots ay yung date. So 8 siya. 8 and 8, 08 on end point tapos 10, di ba? Ibig sabihin yan, 8 of October. Ang kaniyang date. Di ba, samantalang sa atin, mind shots, ang mga egg nakalagay lang dyan sa mga tindahan niya. Di ba, nakabitaw lang? Dito, nakarep pa talaga. Tapos, lagi may mga date pa. Ayan. Ayan. Di ba? Lagi sa kanila. May mga cereal pa sila, pati eggs. So, kami mind shots ni Javi, hindi kami pareho ng iniinom na water. Kasi ako, ang gusto ko lang na iniinom na water is yung without, yung mga, di ba yung may mga, tawag dito? Mga pabula-bula ba? May mga spirits, yan. Yung pag uminom ka na sa drink, papapa-burp ka. Yun, ang ininom ko is water, normal lang siya. Dito sa Germany, mind shots, ang mga tao dito, umiiling sila dun sa may mga ganun. So, si Javi, ito yung iniinom niya. Yan. Siya ay classic bio. Dito, mind shots, very, dito main shots, ito medyo may kamahalan siya kasi meron siya mga vitamin, mga kailangan magnesium yan, kailangan. Pag nagkaka-edad na, di ba tayo, kailangan natin ng magnesium sa katawan. So, ang magnesium niya ay 340 dito. That is all for our vlog today. Kung nagustuhan mo tong vlog na to, don't forget to like. At thank you for watching my shots. Kung may gusto kang paggawa sa akin ng mga challenge or something, don't forget lang to comment down below para alam ko yan, para mabasa natin yan, my shots. At thank you sa lahat ng support niyo sa amin, sa akin. Thank you sa lahat ng support, my shots. I really appreciate that. Kahit na hindi ako laging nagbablog ng mga bago kasi, alam niyo na, bago pa lang naman tayo. Thank you for watching my chats. God bless. See you again in my next vlog. Bye!